So, andito na tayo sa cellphone natin. Since nakapag-download na ako noon, para na mas mabilis tayo, hahanapin ko na lang. Pero kung wala pa kayo noon, i-search nyo lang sa Play Store at hanapin nyo yung Multiview na application. Multiview, subukan natin na ganito. Search mo doon. Multiview. So, ito na. Click na lang natin. So, ito. Since nakapag-download na nga ako, i-open ko na lang siya. So, ito na nga. Ang default view niyan ay double view. Pero, pwede kang pumili dyan ng triple view, quadruple view, sextuple view. So, ganun ang gawin natin. Pero ito, i-check natin to. Yun. So, sa dalawang screen muna tayo. Gawin lang natin, i-search natin dun ang YouTube. Ganun din dito sa pangalawa. Search din natin ang YouTube. Then, click natin. Click natin ang YouTube niyan. Sa YouTube na tayo. Pagdating dun sa YouTube, search mo rin ang pangalan ng channel mo. So, halimbawa, pangalan ng channel ko, 3 minutes knowledge. So, i-search natin yan. Ganun din dito sa pangalawa. 3 minutes knowledge. Click natin yan pareho. So, nandun na nga. Pagdating doon sa channel mo, hanapin mo lang yung playlist. Kung meron kang playlist. Pero kung wala ka pang playlist, mas maganda, maglagay ka na. At ilagay mo or gawin mong series playlist. Doon mo lahat ilagay ang mga videos mo. Tandaan nyo palagi na pag may bago kayong upload na videos, automatic ilagay nyo dun sa series playlist nyo. Kasi importante rin yun. Nakakadagdag yun sa watch hour. Mas malaki ang naitutulong nun. So, andito na tayo sa playlist. Hanapin mo lang dun yung videos na gusto mong panoorin. So, ito yung playlist ko. Naka-series yan. Ganun din. Hanapin natin dun sa pangalawa. So, may kita natin, nandyan mga video ko lahat, kakunti pa lang yan. Ganun din dito sa pangalawa. Ang gawin lang natin, i-play. Pero tingnan muna natin ito kung naka-check yung dalawang yan, yun. I-play mo lang yan. Play mo rin ito. Then, auto-reload mo para mag-synchronize ang video. Bawasan mo lang ang sounds or kahit i-mute mo na. So kung mapapansin nyo, dalawang screen gumagana. Kung kayo ay nagtataka o nagtatanong sa sarili nyo, baka ito ay delikado pag na-detect ni YouTube, ang sagot dyan ay hindi. Walang problema sa channel nyo kahit ma-detect ni YouTube ang ganitong klaseng self-watch. Ang gagawin lang ni YouTube dun, aalisin lang yun spam na ginawa mo. Pero, ang channel mo ay hindi niya i-delete or yung video mo ay hindi niya aalisin.
kahit na nag-a-apply ka pa lang for monetization or kahit monetize ka na, pwede mong gawin ito. Pero hangga't maaari, mag-upload tayo ng videos once a week. Pwede na 'yon kahit once a week or kahit na isang video sa dalawang linggo. Pwede 'yon. Ang importante lang doon, meron tayong video na bago para maiwasan natin na ma-detect ni YouTube. So kung gusto niyo naman ng maraming view, meron tayo dyan na sinasabi ko kanina, triple view, quadruple view, at sextuple view. Pero ang gagawin ko lang ngayon, para maipakita ko lang sa inyo ng mas malinaw, ito muna na double view. Kasi nga, sa phone lang tayo. Ito, marami na rin gumawa ng mga ganitong tutorial. Iba't ibang klase nga lang ng pagpapaliwanag nila. Pero sa akin, simple lang ang ginawa ko. Diretso na agad tayo dun sa kung ano ang gusto nating malaman. So, mapapansin nyo nga yung dalawang screen sabay na nagpi-play. Pero naka-mute lang yan. Para yung video tuloy-tuloy. At yung quality ng video dapat nasa low quality lang tayo. Naka-144. Para yung video hindi mag-buffering. So ganun lang yun, paulit-ulit lang yun na gagawin mo. Pagkatapos nito, punta ka ulit dito sa application ng multi-view, clear data mo yun. Huwag ka na pumunta dun sa clear history. Doon ka na mismo pumunta sa may clear data dun sa application mismo para panibagong setup ka ulit. Kasi pag hindi mo i-clear ang data nito, pag open mo, kung halimbawa kinabukasan, gusto mo naman mag-self-watch, pag open mo yan, meron na yan, nakalagay na yan dyan. So kung gusto mong manood ng quadruple view or triple view, hindi na magsisynchronize yun na panibagong screen. Ang mangyayari nun, mauuna itong dalawa, mauhuli yung panibagong screen na nilagay mo. Halimbawa, ipakita ko sa inyo ganito. Gagawin ko siyang apat. So, nakalagay na tayo sa apat. Kung mapapansin nyo, yung dalawa sa taas, nandun na yon, may video na yon. Nagpi-play na yun automatic. So itong pangalawa, pangatlo hanggang pang-apat, maglalagay ulit tayo doon, mag-search ulit tayo doon ng YouTube. Kasi nga nagdagdag tayo ng tab or yung screen. So, pagdating doon, ganun ulit, yung tulad ng ginawa natin kanina, click mo lang yung YouTube.
Then search mo yung pangalan ng channel mo. Ganun din hanggang sa may pang-apat. Then click mo ulit yung channel. Hanapin mo yung channel mo doon. Punta ka ulit din sa playlist. Mapapansin nyo dito sa pangatlo at pang-apat, hindi siya mag-synchronize dun sa dalawa sa taas. So ang gawin natin ulit, i-reload. So, mag-reload na yan para mag-synchronize silang apat. Ito, ginawa ko to, baka sakaling hindi nyo pa nakita sa ibang channel ang ganitong klaseng tips para sa self-watch, minabuti kong gawin na rin kasi hindi naman lahat ng creator or viewers ay pare-pareho ng channel na sinusubaybayan. Sa lawak ng YouTube at sa dami ng mga videos pati ang mga creator, di natin lahat yun na papanood or nakikita sa homepage natin. Kaya baka sakaling makatulong, ito ginagawa ko na to sa channel ko. Pero ginawa ko to dun sa may kuhang ko TV box o TV plus ko na Android kasi nga gusto ko yung malaking screen. So ayun ang pagkakaiba nun, pagka nagdagdag tayo ng panibago, halos yung ibang video nahuhuli pero nagpiplay pa rin pareho lahat na apat. Ganun lang yun, hanggang matapos na yun. So kung gusto nyo naman ng 6, 6 to full view, pwede rin. Kaso nga lang, yung pinakita ko kanina, 6-6 na sila. Pero pwede rin naman, hindi mo naman panunoorin eh. Ipi-play mo lang ng mag-isa.